Si Coco Martin ay isa sa mga pinakahinahangaang aktor sa Pilipinas dahil sa kanyang kahusayan sa pagganap. Nagsimula siyang lumabas sa showbiz industry noong 2001 at ngayon, isa na rin siyang direktor at producer. Sa likod ng kanyang kasikatan ay ang ilang taong pagtsatsaga at pagsisikap simula noong nag-aaral pa lang siya. Dahil bata pa lang si Coco na maghiwalay ang kanyang mga magulang at nagkaroon na ng kanika nilang pamilya, ang lola niya ang nag-alaga at nagpaaral sa kanya. Habang nag-aaral ng kolehiyo sa Quezon City, sumasideline din si Coco bilang barista, waiter, extra sa mga palabas, driver, at pamimigay ng flyers sa mall. Nang matapos siya sa kolehiyo, lumipad siya papuntang Canada at nakitira sa kamag-anak. Doon, naranasan niyang maging janitor, tagaluto at hardinero sa loob ng 9 buwan bago bumalik sa Pilipinas. 2001 nang sumali siya sa Star Magic at kasabay niya rito sina Angel Locsin at Heart Evangelista. Dahil sa pagsali niya sa Star Magic, nagsimula siyang makilala sa mga teleseryang pinagbidahan niya na talagang kinagigiliwan ng mga Pilipino. Pinakamatagumpay na nagawa niyang teleserye sa kanyang career ay ang FPJ's Ang Probinsyano na tumagal ng halos 7 taon. Binansagan siyang Actor of the Decade at Prince of Philippine TV Series at nanalo ng kabuuang 119 awards simula ng kanyang career bilang aktor. Ang lahat ng ito ang nagdala kay Coco ng napakagandang buhay at malaking kayamanan, kaya ngayon ay aalamin natin ang ilan sa mga ari-arian ni Coco at kung gaano na nga ba siya kayaman. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe ka sa ating channel at i-click mo ang notification bell para updated ka sa mga bago nating videos tulad nito. Sa indie films pa lang, milyon-milyon na ang kinita nito ni Coco, kaya nakapundar na siya ng 2,000 square meter tropical-inspired dream home na matatagpuan sa Casa Milan Neapolitan Subdivision sa Quezon City. 50 million pesos ang pinakamababang presyo ng mga bahay rito. Ayon kay Coco, napakatagal bago magawa ang bahay at makumpleto ng mga kagamitan dahil dinahandahan niya ito upang hindi na kailanganing mangutang pa sa bangko. Napakaganda, napakalawak, at puno ng mga mamahaling kagamitan ang bahay na ito na bunga ng kanyang pagsisikap upang makamit ang kanyang mga pangarap. Ang kabuang nagastos ni Coco sa pagpapatayo ng kanyang pangarap na bahay ay umaabot ng 150 milyon pesos. Si Coco Martin ay bumida rin sa ilan sa mga highest grossing films of all time sa Pilipinas tulad ng Ang Panday noong 2017 na kumita ng 379 milyon pesos, Jack and Popoy noong 2018 na kumita naman ng 383 milyon pesos, Beauty and the Beastie noong 2015 na kumita ng 529 milyon pesos, at ang third highest grossing film na The Super Parental Guardians na kumita ng 598 milyon pesos. Sa lahat ng kanyang palabas, pinakakilala si Coco bilang Cardo Dalisay dahil sa FPJ's Ang Probinsyano na binansagang longest-running drama series on Philippine television dahil sa halos 7 taong pag-ere nito. Kinilala na ng masa si Cardo bilang astig na bayani at parte ng imaheng ito ay ang ilan sa mga koleksyon ng mga sasakyan na si Coco Martin mismo ang nagmamay-ari. Kabilang sa mga ito ay ang Toyota FJ Cruiser. Isa itong mid-size SUV na pinakustomize sa camouflage ang kulay at pinataasan at pinalitan ng mas maangas na mga gulong. Ito ay nagkakahalagang 2.3 milyon pesos. Isa pang camouflage na SUV ni Coco ay itong Jeep Wrangler. Pinasadya niya rin itong pataasan at palitan ng mas maangas na mga gulong. Ang presyo nito ay umaabot ng 4 million pesos. 2016 Mercedes-Benz Brabus G63. Ito ay isang supercar na kilala sa elegante at maangas nitong itsura. Ang presyo nito ay umaabot ng 28 million pesos. At ang pinakamaangas at pinakamahal na sasakyan sa kanyang mga koleksyon ay itong Inca Sentry Armored Personal Carrier. Ito ay karaniwang tangke na dinisenyo para sa militar. Ibig sabihin ay kaya ka nitong protektahan laban sa mga high-powered rifles at mga granada, at meron din itong night vision. Ito ay nagkakahalagang 33 million pesos.
Napakarami ng mga biniling ari-arian ni Coco at lahat ng ito ay nanggaling sa kanyang sipag, tiyaga at disiplina. Napakahirap din ang mga pinagdaanan niya sa kanyang trabaho, kaya hindi naman masama kung bumili siya ng mga maluluhong bagay. At dyan na nagtatapos ang ating video. Huwag mo kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click mo ang notification bell para makapanood ka pa ng mga videos na kapupulutan mo ng aral tulad nito. Maraming salamat sa panonood. Magkita tayong muli sa susunod na kabanata.